Hindi nyo na mo-monitor na hindi na ginagawa ng ibang airline yan ngayon. Ginagawa lang ngayon, direkta na lang na, yung sabi nga, computer-generated cancellation eh. Kung sino, mini mo, pak! Ah, ikaw ngayon, cancel flight mo. Yung kasamahan mo pala, nakasakay na. Sabihan ka lang na canceled yung flight mo. Pero nandoon yung aeroplano, lumipad. Tungkol doon sa kina-cancel yung flight, ini-email yung passenger, and then hindi naman pala canceled yung flight. At sabi niya ni Mr. Arcilla, illegal yon. So kung illegal yon, meron na hubang na-sanction kayo na parusahan, na multahan na airlines doing this? Nasabi niyo po illegal. Wala pa po. Kasi, bakit po wala pa po? Eh, rampant to. Kung wala, then inutil po kayo. Wala pa po sa ngayon. O, pero, so inutil kayo, kayo kasi wala pang nasa-sanction, wala pang napaparusahan. Eh, matagal na practice to. Chair Sen ba to? Yes, Madam Chair. Yung sinasabi ni Executive Director Arcilla, mabuti yun yung mga nag-announce yung airline, no? We are overbooked. Sinong mag-volunteer dyan? Bibigyan namin ng ticket o bibigyan namin ng hotel. Ganon-ganon. Tapos kung walang mag-avail, tataasan pa yung magiging compensation, di ba? Ganito, ganon. So, yung iba mapilitan na mag-avail. Pero, hindi nyo na mo-monitor na hindi na ginagawa ng ibang airline yan ngayon. Ginagawa lang ngayon, direkta na lang na, yung sabi nga, computer-generated cancellation eh. Kung sino, mini mo, pak! Ikaw ngayon, cancel flight mo. Yung kasamahan mo pala, nakasakay na. Sabihan ka lang na canceled yung flight mo. Pero nandoon yung aeroplano, lumipad. Overbook lang pala. In that manner, naiisahan kayo sa airline. Dapat tingnan niyo yung trabaho niyo dyan pag-monitor. Dahil bihira na lang ngayon, nag-announce ng ganun ngayon. Puro na lang, gulantang ka na lang pag check-in mo doon. Canceled yung flight mo, sir. Dapat mababantayan nyo yan. Thank you po, sir. At yan po ay hindi na po maaaring, pwede rin pong kaysang overbooking, pero ang rational po kasi pagka canceled ang flight, yung pong flight na yon ay hindi naman ma-forfeit yung fare ng tao, kasi ang right po ng isang tao whose flight has been canceled is to refund, rebook, reroute. Yun po ang karapatan ng canceled flight. Kaya hindi po ma-forfeit yung fares of that person whose flight has been canceled. At ang requirement po sa cancellation ng flight ay pagka po ito ay 24 hours or more than 24 hours before at presumably hindi pa naman nasa airport yung mga tao, refund, rebooking, and rerouting. Pero sa ED, paano kung hindi talaga canceled yung flight? Yun nga, yung sinabi mo nga, hindi talaga canceled. Computer-generated ba? Nasabihan ka lang na hindi matuloy yung flight mo. Pero actually, natuloy pala. Pero sabihan ka lang, dahil nag-overbook sila. Yung computer-generated na pagpili kung sinong kanilang i-offload. Yan po, illegal at dapat na we have to go against dapat the airline. Dapat, bantayan yan. Pero ang kaibahan po nito, ito po ay hindi... Ang ibig po sabihin, yung fare ng tao ay hindi po ma-forfeit. Pero masamang gawain po yan at we will bring pressure to bear upon those who are doing Chair. That. Madam Chair? Opo. Madam Chair, ma'am. Send Risa muna po, okay. And then send Rafi. Salamat, Madam Chair. Well, una, para sa akin, weird po na kung earlier may 10% limit sa overbooking, pagdating po sa nabuo yung Air Passengers Bill of Rights na dun sana lahat i-institutionalize yung best practices, dun pa nawala. But in any case po, sundan natin yung isang option na sabi nyo, sir, bukas sa passenger na na-deny boarding dahil sa overbooking. May rules po ba na nagre-require na yung refund, yun yung isang option sabi nyo po, yung refund po ba mapoprocess within a certain time under the rules? Kasi narinig ko po sa local airlines natin, 2 buwan bago ma-refund. Meron pong timeline yan at... Is it a 2-month timeline, hindi sir? Po, mas maiksi? Mas maiksi po. I'm sorry that I forgot the I will check now.
in a while. Yes, sir. Pero yung, and siguro, do you have a data kung ano ba yun? Parang timeline na si ganito si Cebu Pacific, parang aging ng kanilang refund. Meron ba kayong ganong data? Meron po kasi may listahan po kami ng lahat ng complaints tapos yung pong resolution. At isa pong napansin namin na pagka ang payment was made via a credit card, nagkakaroon po ng yung procedure po ng banko, doon po marami nagre-reklamo dapat bakit hindi ma-revert kaagad kasi po yung credit card, meron silang procedure on reversion. At saka so, Madam Chair, kung aabot man ng 2 months or less yung pag-refund ng ibinayad ng pasaherong na deny boarding, pati po ba yung international travel tax marirefund sa kanila? Refund po yun. Dapat, sir. Okay, good to hear that from you. Kasi, Madam Chair, karanasan ng ibang mga pasaherong na deny boarding, yung international travel tax, di na po nila nakita. Siguro, Sen. Risa, mamaya tatawagin natin. We also invited Tieza thank to you, answer Madam that Chair. Query. Yes, Senator Raffi. Kasi kanina, dun sa question ni Senator Bato, tungkol dun sa kinakancel yung flight, ini-email yung passenger, and then hindi naman pala canceled yung flight. At sabi niya ni Mr. Arcilla, illegal yon. So kung illegal yon, meron na hubang na-sanction kayo na parusahan, na multahan na airlines doing this? Nasabi niyo po illegal. Wala pa po. Kasi, bakit po wala pa po? Rampant to. Kasi po ang aming pong tinatanggap na report at ang aming monitoring doon ay yun ay canceled flight. Kaya nga po sabi niyo kanina illegal yon. Kasi rampant na nga ito, marami ng complaints. Kanina, marami tayong narinig ng mga resource persons na nag-complain. Ako po mismo, mayroon akong complainant. And not only this, may nakita tayo sa mga videos kanina, di ba, na nagsasabing sila ay naloko ng isang airline and it's illegal for you. Ang tanong ko, ulitin ko, for the second time, meron na ho ba kayo na sanction dahil sa illegal activities na ito? Ito po na kayo po mismo lang sabi. Kung wala, then inutil po kayo. Wala pa po sa ngayon. O, pero, so inutil kayo, kayo kasi wala pang nasa sanction, wala pang napapurusan. Eh, matagal na practice to. Kasi po, nagkaroon po ng heightened incidence nito, magkaroon ng supply chain disruption na amin pong pinipilit na gawa ng paraan ngayon. Regardless, sir, kasi pag may violations, dapat may sanction, katapat na sanction yan. Kasi lalo pa rampant po na itong violations na ito, paulit-ulit na lamang. Dapat meron po masasampulan para itong mga airlines magsabi, hey, mukhang nakukul na ang attention natin, napapurusa na tayo, namumultahan na tayo, dapat maghinahina na tayo. Pero nilalargahan nyo lang, pinapabayaan nyo lang, tuloy-tuloy lang nangyari itong masamang gawain na ayon sa inyo, illegal. And yet, wala kayong ginagawa. With due respect po, tingnan po din natin yung background at scenario ng mga pangyayari na magkaroon po ng restart ng aviation nitong 2020. Pero meron pa ako kayong ginawa investigation. Sige, titignan. Sabi mo, investigan mo yung scenario. Investigan nyo pa ngayon pa lamang. Pero in the past, have you done any investigation? Have you ever on one called, incident? Diba, have you ever called Cebu Pacific, Philippine Airlines, yes, or Air Asia to address bakit ganito kadami yung mga reklamo na natatanggap? Okay. And then then mag-sanction kayo. Multa Opo. Kayo kung kailangan magmulta sa aeroplano. Kaso sabi niyo, wala pa kayong ginagawang ganun. Opo, nagkaroon na po kami ng mga meeting itong towards the end of May. So, puro meeting na lamang, sir? Kasi po, ito ay preliminary mga inquiries pa lamang dahil... Pero sir, matagal na nangyari ito eh. So, puro meeting na lang, puro preliminary meetings na lang. Sir, ito pong mga pangyayaring ito na triggered nitong supply chain disruption ay... Novel incident po ito, sir. Sir, this has been happening for a long time, even before pandemic. Siguro, padagdag lang, Sen. Raffi, kung may ganong problema yung mga airline na hindi, dahil may problema sila dun sa parts and whatever, hindi ba ho dapat wag silang mag-offer ng flight? Kasi hindi naman pala nila kayang i-provide yung ganong service. Pero parang tuloy-tuloy pa din eh, na apparently hindi pala kaya din nilang, tuloy-tuloy silang nagbebenta, tuloy-tuloy silang kumikita, pero hindi naman pala nila kayang i-provide yung ganong service. Yes ma'am, yan po yung goal namin itong mga nakaraang meeting at kahapon po may meeting din at ang goal po ay to reduce the flights in an orderly fashion. Hindi po naman kasi pwedeng biglang itigil lahat ng mga flight na ito dahil baka po magkaroon ng collapse ang ating services dahil critical po ang connectivity.
So, But sir, technically, there's already a collapse, ha? And it's our riding public yung nag-absorb ng ganong burden na isipin mo, ready ka na lumipad, tapos sasabihin sa'yo 2 days before na hindi ka pala pwedeng lumipad. Eh, ang punot dulo pala nun, eh, to begin with, hindi pala talaga nila kaya. Di sana naging honest na lang sila na ito lang ang kaya namin i-provide at the moment kasi meron tayong supply chain problem. Hindi yung paasahin niyo yung pasahero na makakapunta kami sa beach, di ba? Makakaborake kami tapos hindi naman pala to begin with.